Good morning po sa inyong lahat. Welcome po sa ating pong morning devotion. Ngayong araw po na ito, today is October 1, 2020, first day po for the month of October, and nalalapit na po, ilang buwan na lang ay matatapos na yung 2020 at may bagong taon na naman po yung ating pong mararanasan. Pero let's enjoy this moment, let's enjoy this present, this time, para patuloy na pasalamatan, para patuloy na purihin ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Sa araw po na ito, isang bagong message, yung ating pong mapapakinggan at mapag-aaralan mula sa ating Panginoon, at nawa po ready po yung ating pong mga puso, ready po yung ating pong mga isip as we worship the Lord and as we study His Word, tayo po ay patuloy na maranasan lang mang natin yung kanyang presensya at yung kanyang pagsama sa mga oras po na ito. At bago po tayo magsimula, tayo po muna ay magkakaroon ng isang maikling anunsyo para po sa ating pong mga gawain mula Monday to Saturday, ang ating pong morning devotion na magsisimula ng alas 7 ng umaga, at ang ating pong midweek service tuwing Wednesday po yan na magsisimula ng 7 o'clock p.m. to 8 o'clock p.m. At ang ating Sunday service naman po tuwing Sunday na magsisimula ng 8:45 a.m. hanggang 10 o'clock p.m. Sa lahat po ng mga nanonood, tayo po ay patuloy na tumutok sa ating po mga gawain. Don't forget to visit our page, Love Jesus Valenzuela City, kung saan po natin makikita yung ating po mga gawain. Ganun din po sa ating YouTube account. Maaari nyo pong hanapin yung YouTube channel ni Pastor Enrico Duyan, kung saan nakapost yung ating pong mga nakalipas na mga gawain. Sa lahat po, tayo po ay patuloy na makinig. Tayo po ay patuloy na mag-focus sa kung ano yung gagawin ng Diyos sa araw po na ito. Yan, bago po tayo manalangin, tayo po ay patuloy na mag-alay ng isang awitin, ng isang papuri para sa ating Panginoon. Yan, patuloy po tayo umawit sa ating Diyos, na siya lamang yung ating safe place, siya yung ating fortress, siya yung ating refuge and our defense. Salamat Panginoon sa kabutihan mo. I'm under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. Your promise of love, where my heart is safely undone. Yes, Lord. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. Patuloy po natin kapurihan ng ating Diyos. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Yes, Lord God, patuloy ka namin papupurihan. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you.
Patuloy ka lamang po namin papupurihan, Lord God, sa katapatan at kabutihan mo sa amin pong mga buhay. Salamat, Lord God, dahil kami ay safe and secure sa piling mo, Panginoon. Ikaw yung aming refuge, ikaw yung aming fortress, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil ikaw yung nag-iingat sa amin pong mga buhay. You will never fall. Yes, Lord God. Trust in you and my soul is anchored. With you, my resting place is in your name. I found my fortress in you and my soul is anchored. With you, my resting place. Panginoon, patuloy ka lamang po namin pinapupurihan at pinasasalamatan, Lord God, sa umaga pong ito. Panginoon, ang dalangin po namin, Lord God, patuloy na samahan po kami sa aming pong mga gawain, Panginoon, sa aming pong morning devotion na ito. Lord God, nagpapasalamat po kami na isang panibagong mensahe, isang panibagong message and word, Lord God, yung mapag-aaralan po namin sa umaga pong ito. Patuloy, Lord God, sa araw po na ito, Panginoon, nagpapakumbabala po kami sa iyong harapan, Lord God. Humihingi ng kapatawaran sa lahat, Lord God, ng aming mga pagkakasala. Patawarin po kami lahat, Panginoon, sa mga kasalanan, sa mga pagkukulang namin sa iyo. Inalangin po namin sa araw po na ito, Lord God, samahan po kami. Patuloy na maranasan lamang po namin yung presensya mo, yung pagsama mo, Lord God. Sa umaga pong ito, maraming maraming salamat, Panginoon. Sa ilang po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, isang magandang umaga pong muli sa bawat isa. Welcome po kayo sa ating pong morning devotion ngayong araw po na ito. At isang bagong mensahe po yung ating pong pag-aaralan. At ang topic po natin ay patungkol sa My Safe Place. At ang ating pong text or yung ating pong key verse ay matatagpuan sa Psalms chapter 59 verse 16. Ulit ko po, ang ating pong text ay matatagpuan sa Awit or Psalms chapter 59 verse 16. Kung meron po tayong Bible, sabayan niyo po ako sa pagbabasa nito. Ngunit aking aawitin ang iyong kalakasan. Oo, aking aawitin malakas ang iyong kagandahang loob sa kinaumagahan. Sapagkat ikaw ay naging aking matayog na muog at kandungan sa kaarawan ng aking kabagabagan. Sa English po, but I will sing of your power. Yes, I will sing aloud of your mercy in the morning. For you have been my defense and refuge in the day of my trouble. Alam naman po natin that in this time, we live in a perilous day where danger is just around the corner. A pandemic disease, a natural disaster, war ng mga bansa, rivalry sa loob ng gobyerno at sa loob ng mamamayan,
and yung mga krimen na nararanasan po natin sa ating pong kapaligiran o sa ating society, dagdagan pa ng ating pong mga personal issues and problems natin regarding sa ating family, sa ating pong mga kaibigan, sa ating personal na buhay, at marami pang iba. At dahil sa mga bagay na ito na nangyayari sa atin, sa mga pagsubok, sa mga trials and troubles na ating pong nararanasan, ang minsan gusto na lang nating maglaho bigla, gusto na lang nating mag-disappear. Kagaya nga ng sinasabi ng mga kabataan or ng mga millennial, meron silang katagang sinasabi, gusto na lang nilang maging halaman, gusto nilang maging molecule, o marami pang iba just to escape doon sa sitwasyon na pinagdaraanan nila. At ganun din po tayo, because of troubles, because of trials, because we are tired, we are frustrated, and somehow disappointed sa mga pinagdaraanan natin, gusto na lang natin, or we try to seek for our safe haven or safe place kung saan pwede tayong magtago, pwede tayong magpahinga, pwede tayong magrest and maranasan natin yung comfort. And dito sa ating pong binasa, God revealed himself kay David bilang kanyang strength, bilang kanyang defender, and bilang kanyang refuge. And ano ba yung safe haven or safe place? Kagaya ng nasa word mismo, safe place, ibig sabihin, ito yung lugar kung saan ikaw ay ligtas, kung saan feel mo secure and stable ka o naranasan mo na ikaw ay protektado sa anumang kapahamakan na maidudulot sa'yo ng mundo. Sabi nga, diba, ngunit aking aawitin ang iyong kalakasan, oo, aking aawitin malakas ang iyong kagandahang loob sa kinaumagan, sapagkat ikaw ay naging aking matag ng buog at kandungan. And dito, sa pag-aaral lang po natin, meron lamang tayong points or tatlong points na pag-aaralan. Number one, God is my strength in the midst of trouble. Ang aking Diyos or si Lord, ang Panginoon ko na magbibigay sa akin ng kalakasan sa gitna ng mga pagsubok or mga kabagabagan sa aking buhay. The strength or yung the word strength means power, might, and boldness. Alam naman po natin na kapag tayo po ay dumaranas ng mga pagsubok, kapag po tayo ay naka-encounter ng mga trials, mga struggles in life, nako-consume po yung sarili nating kalakasan. Dahil sa pagharap natin sa mga problema, minsan feeling natin pagod na pagod tayo, hapong-hapo tayo dahil sa bigat ng burden na ating pong pinapasan. But this time, God says that He is our strength, na Siya yung kalakasan po namin, natin, nating lahat. Siya yung magbibigay sa atin ng kalakasan sa gitna ng ating pong mga pinagdaraanan. Minsan, di ba, yung strength natin nag-drain, nako-consume, dahil sa dami ng ating mga pagsubok na pinagdaraanan. Pero God has given us strength to overcome and to stand still doon sa mga trials na ating pong pinagdaraanan. Kagaya nga ng sinabi niya sa Isaiah chapter 40, verse 28 to 31, "Have you not known, have you not heard? The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the weak." Siya yung nagbibigay ng kalakasan sa mga taong nanghihina. "And to those who have no might, He increases strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." Pinakita lamang dito na tayo bilang mga tao, we are vulnerable. Tayo po ay may kahinaan. Tayo po ay may mga weaknesses sa ating pong mga buhay. And God can turn these weaknesses into our strength, na Siya yung magbibigay sa atin ng kalakasan for us to overcome
all the trials that we face in our everyday. Like, kagaya na sinabi niya, we will mount up like an eagle. Tayo ay lilipad katulad ng isang agila. Diba kapag ang agila, isa siyang ibon na dinidescribe siya as yung matibay na ibon. Ito yung kanyang yung strength na yon, kagaya kapag may dumarating na mga pagsubok, mga unaw sa ating pong mga buhay, yung agila kapag may mga bagyo, he flew o siya po ay lumilipad above dun sa mga clouds na yon. And tayo din po, we can overcome those trials kapag si Lord yung ginawa po nating kalakasan sa ating pong mga buhay. It doesn't matter how strong or how weak we are, we all need God's strength na hindi sukatan na ikaw ay malakas, hindi sukatan na ikaw ay mahina. Dahil tayong lahat ng mga tao, kailangan natin ng kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon. Only God can sustain us in the trials of life. Siya lang yung makapagbibigay sa atin ng lubos na kalakasan sa gitna ng ating mga pagsubok. Pangalawa, God is my defense in the midst of trouble. Siya po yung ating defender sa kabila ng mga trouble and trials na ating pong pinagdaraanan. Katulad ni David, alam naman po natin yung buhay ni David. Siya po ay maraming mga taong galit sa kanya. Maraming mga tao gustong hilain siya pababa, gustong makita yung pagbagsak niya. And even yung si Saul, yung hari, naging hari ng Israel bago si David. Gusto niya na mapahamak, gusto niya na ibagsak si David. Pero dahil si David, nauunawaan niya that God is his defender, lahat ng mga enemies na gustong kumalabas sa kanya ay natalo. And sabi nga sa Psalms 62, o chapter 62, I depend on God alone, I put my hope in Him. He alone protects and saves me. He is my defender and I shall never be defeated. My salvation and honor depend on God. He is my strong protector. He is my shelter. Sa kabila ng mga pagnagdaraanan po natin pagsubok, let God be our defense. Di ba nga sa bawat bansa, meron tayong tinatawag na national defense, or ito yung agency ng government that is assigned para protektahan yung government, para protektahan yung bansa at yung mamamayan. At si Lord, siya yung ating commander-in-chief na nagde-defend sa atin sa mga enemies, sa mga kaaway na gustong umatake sa atin. Siya yung magde-defend sa atin sa mga kaaway na ito na gusto tayong pabagsakin, na gusto makita na tayo ay talunan, na tayo ay nanghihina, na tayo ay nasasaktan. Pero kapag ginawa nating defense ang ating Lord, kapag si Lord yung ginawa nating tanggulan, pagtatanggol niya tayo sa mga kaaway na gustong manira at gustong mangwasak sa atin. Siya yung mag-iingat sa atin. Siya yung mag-save sa atin from those enemies. Kagaya ng ginawa niya, He defend us from death o sa kamatayan. Kagaya tayo ng tao na nasa loob ng isang trial court, that we are guilty of sin, na tayo po ay guilty sa ating po mga kasalanang nagagawa. But God and Jesus Himself offer His life para tayo ay ipagtanggol sa kamatayang ito. Nang sa gayon din na natin maranasan pa yung kamatayan, bagkus tayo po ay magkaroon ng isang buhay na walang hanggan. At ganun po yung pagmamahal na ibinibigay sa atin ng Panginoon. He will sacrifice Himself para po i-defend tayo sa lahat ng mga kaaway na umaatake sa ating po mga buhay. And ayun, pasalamatan po natin ang Lord dahil He is our defense. Kung paanong pinotektahan, kung paanong ipinagtanggol ni Lord yung bayang Israel sa mga Ehipto, sa mga taong gustong sumakop sa kanila. Ganun din po sa ating pong mga buhay. If we feel like walang nagtatanggol sa atin, wala tayong kasama doon sa mga pinagdaraanan po nating pagsubok,
lean on God, tayo po ay sumandal sa ating pong Panginoon. Tayo ay magtago sa kanyang likuran. Hindi po yung pagpapakita na tayo ay mahina. Hindi po yung pagpapakita na natalunan tayo, kundi pagpapakita yon na umaasa tayo or dumedepende lamang tayo sa ating Panginoon. Minsan kasi, diba, kahit sa tao, doon na rin yung hinahanap yung defense natin. Naakala natin yung mga taong ito na nakapaligid sa atin, kaya tayong ipagtanggol, kaya tayong ipaglaban. Pero, only God can defend us. Siya lang yung kayang makakagawa nito, na ipagtatanggol niya tayo sa lahat ng mga bagay na pwedeng ikapahamak natin. Siya lang yung magtatanggol sa atin, sa mga taong umaaway at laban sa atin, katulad ng ginawa niya sa buhay ni David. Pangatlo, God is my refuge in the midst of trouble. Refuge means a shelter and hope, a safe place. Is kagaya, diba, sa mga labanan, madalas natin pong naririnig yung salitang refuge kapag may mga war. And yung mga refugee, pumunta sila sa isang safe place where they are secured. And ganun din po sa atin. When trouble comes in our lives, we can seek refuge in the Lord. Because in God, we are protected, we are safe, and sound. Kagaya na sinabi niya sa Proverbs 18, chapter 10. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe. Na ang Diyos po natin ay isang matibay na muog. Siya po yung strong tower natin. At kung sino man po yung mga taong tumatakbo or pumupunta doon ay safe and secure. Nawa po sa ating pong mga buhay. Kung tayo man po ay napapagod, kung tayo man po ay nanghihina, kung tayo man po ay nagsasawa na sa mga pagsubok natin, kung tayo po ay pagod na sa ating po mga buhay, tayo po ay tumakbo, tayo po ay lumapit sa Lord. Seek Him as our refuge, and He will give us comfort, He will give us peace. Siya po yung magbibigay sa atin, makakapagpadama sa atin, na tayo po ay protektado, na tayo po ay Kanyang iniingatan. And alam naman po natin, yung safe place or yung refuge, your defense and strength, ilang beses po yan na sinabi sa Bible bilang pagde-describe sa ating Panginoon. And ganun din sa ating pong mga buhay. Alam naman po natin na yung pagsubok lagi lang talagang nandyan yan. Parte yan ng buhay natin. Hanggat nabubuhay tayo, mas mararanasan natin yung pagsubok, mas nag-level up yung pagsubok na pinagdaraanan natin. Pero kung tayo ay nasa safe place natin, kung si Lord yung ginawa nating refuge sa ating pong mga buhay, kahit na tayo ay dumanas ng pagsubok, nababatid natin at nalalaman natin na hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon sa bawat laban, sa bawat hamon na ating pong pinagdaraanan sa ating pong mga buhay. At iyon yung isang bagay na dapat po nating ipagpasalamat sa ating Panginoon, because in all the trials that we experience, God is never leaving our side. Hindi niya tayo iniiwan. Minsan, di ba, mga tao, sa paligid natin, pwede tayong iwan, pwede tayong talikuran kapag kailangan natin sila. Pero iyon yung isang bagay na hindi kayang gawin ng ating Panginoon. Hindi niya tayo kayang talikuran, kapag, lalo na kapag tayo ay tumatawag sa Kanya, lalo na kapag tayo ay humihingi ng tulong sa Kanya. Sabi sa Psalms 18, verse 2-3, "The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. I will call upon the Lord who is worthy to be praised. So shall I be saved from my enemies." And alam naman po natin, David found the help that he needed from the Lord. Natagpuan po ni David yung tulong na hinahanap niya sa ating Panginoon. At nawa po, wag tayo kapag tayo po ay nanghihina na sa mga pagsubok na ating pong pinagdaraanan, humingi lamang po tayo ng tulong sa ating Diyos. Siya po yung magbibigay sa atin ng strength. Siya po yung magiging defender natin. Siya po yung magiging refuge natin. Kagaya ni David, sinabi niya, patuloy niyang aawitan ng ating Panginoon.
Dahil ang Diyos ay mabuti, dahil ang Diyos ay mahabagin at maawain sa ating pong mga buhay. At nawagan din po yung desire ng ating pong mga puso. Despite the troubles, despite the trials that we experience, we must continue worship the Lord, for He is good, for He is faithful in our lives. And sa Kanya lamang natin matatagpuan yung kalakasan, sa Kanya lamang natin matatagpuan yung safe place or yung safe haven na hindi natin kayang maranasan or hindi natin mararanasan sa mundong ito. And patuloy lang sa ating pong mga buhay. Alam ko po, tayo po ay may kanya-kanyang pinagdaraanan. Tayo po ay struggle financially sa ating pong sakit at karamdaman na nararanasan natin sa ating pong mga buhay. Struggle tayo sa ibang bagay. Baka ngayon, sa mga oras na ito, struggle ka sa relasyon mo, sa iyong pamilya, o sa mga kaibigan mo. Pero remember na meron tayong isang Diyos na pwede nating takbuhan sa oras ng ating pong pangangailangan. At nawa hindi lang tuwing may kailangan tayo lumalapit sa ating Panginoon, kundi everyday in our lives, we seek God as our strength, we seek God as our defense, we seek God as our refuge in our life. Na siya yung sa safe place natin or sa safe haven natin, mararanasan natin yung comfort, mararanasan natin yung love, mararanasan natin yung peace, mararanasan natin yung joy and yung rest na kayang ibigay sa atin ng ating Panginoon. Siya lang yung maging tanggulan, siya lang yung maging strong tower natin sa ating pong mga buhay. Siya yung maging sandigan natin, siya yung kapitan natin, at patuloy panghawakan lamang po natin yung mga pangako, yung mga tapat na salita ng ating Diyos sa ating pong mga buhay. Tayo pong lahat ay patuloy na manalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat, Lord God, sa araw po na ito, sa mensahe mo, Lord God, na ikaw po yung aming refuge, ikaw po yung aming strength, Lord God, ikaw po yung aming defender, Lord God. Panginoon, salamat, Lord God, sa kabutihan at katapatan mo, Panginoon, na lagi kang nandyan para sa amin, na lagi kang nandyan, Panginoon, na hindi mo po kami iniiwan, na hindi mo po kami pinababayaan, Lord God, sa lahat ng hamon na dumadaan sa amin po mga buhay. At nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil, Lord, nararanasan po namin, Panginoon, yung pag-ibig mo sa amin. Salamat, Lord God, for this unfailing love, for this everlasting love, Panginoon, na sa'yo lamang po namin matatagpuan yung ganitong klaseng pag-ibig na hindi po namin kayang hanapin, na hindi po namin kayang matagpuan sa mundong ito. Salamat, Panginoon, dahil ikaw, Lord God, yung aming kalakasan sa tuwing kami po ay nanghina, sa tuwing kami, Panginoon, ay napapagod sa aming pong mga buhay. At salamat, Panginoon, dahil ikaw yung nagtatanggol sa amin. Sa lahat, Panginoon, ng mga kaaway na gustong umatake, gusto kaming pabagsakin, gustong makita, Lord God, na kami po ay wasak, na kami po ay talunan, Panginoon. Lord, salamat because ikaw rin yung aming refuge. Ikaw yung aming safe place, our safe haven, Lord God, na sa piling mo, Panginoon, kami po ay secured, na kami po ay protected, Lord God, na hindi mo po hahayaan na kami ay masaktan, Panginoon, bagkus ipaparamdam mo po sa amin at yayakapin kami, Panginoon, katulad, Lord God, ng isang kumot na kinocomfort kami, Panginoon, paparamdam mo sa amin kung gaano mo kami iniingatan, Lord God, kung gaano mo kami minamahal, Panginoon. At salamat, Lord God, dahil sa aming pinagdaraan ng mga pagsubok, ikaw ay nananatiling tapat sa aming po mga buhay. Sa araw po na ito, Panginoon, patuloy lang po namin pangahawakan yung mga pangako mo sa aming po mga buhay. Lord God, ang dalangin ko sa araw po na ito, sa lahat, Panginoon, ng nakakaranas ng sakit at karamdaman, kay MM, Panginoon, kay Nanay Marisa, Panginoon, sa aking pong tita, Lord God, kina Jomar, Lord, kay Kuya Marvin, at sa iba pa, Panginoon, na mga nanonood ngayon kung sila man po, Lord God, yung nakakaranas
Lord God, ng sakit at karamdaman sa kanilang physical na katawan. Ang dalangin ko, Lord God, kayo po yung patuloy na magpagaling ng kanilang buhay. Lord God, iparanas mo nga po sa kanila yung kagalingan, Lord God, na kanila pong inaasam-asam, Panginoon. Ganun din po, Lord God, sa lahat po ng mga nanghihina, lahat, Panginoon, ng mga napapagod, Lord God, nabibigatan sa kanilang mga pinapasan, Lord God. Ang dalangan ko, Panginoon, bigyan mo po sila ng kalakasan. I-renew mo po yung strength nila, Lord God, ng sa gayon. Mapagtagumpayan po nila, Panginoon, anumang mga pagsubok, anumang mga problema, Lord God, yung dumarating sa kanila pong mga buhay. Lord God, if anyone of us is struggle financially, I declare, Lord God, na patuloy ibubuhos mo po yung pagpapala sa amin po mga buhay, Panginoon, na patuloy, Lord God, na kami po ay pagpapalain mo ng siksik, ng ligdig at umaapaw, Panginoon. Bibigyan mo po ng trabaho yung mga taong walang trabaho, bibigyan mo po ng makakain yung mga taong wala ng makain, Panginoon. Bibigyan mo po, Lord God, ng sapat na pangangailangan sa araw-araw, Lord God, yung mga tao, Panginoon, na struggle, Lord God, sa kanilang financial na aspeto, Panginoon. At Lord God, sa araw po na ito, patuloy, Lord God, turuan mo lamang po ang aming po mga puso na mag-worship sa iyo, Panginoon, sa kabila ng aming mga pinagdaraanan. Patuloy, Lord God, na magtiwala lamang po kami sa iyo na may control ng lahat ng bagay, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, yung aming pong pagkakatiwalaan sa aming pong mga buhay. Maraming maraming salamat, Lord God, sa ilang po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, maraming maraming salamat po sa pakikinig at pakikisama niyo po, pakikiisa sa ating pong morning devotion ngayong araw po nito. At nawa po tayo po ay napagpala ng kanyang mensahe sa umaga pong ito. At salamat po sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Hindi ko man po mabanggit ang inyong mga pangalan isa-isa, pero lubos pong nagpapasalamat yung ating pong puso ang inyong lingkod dahil magpahanggang ngayon ay patuloy na sinasamahan niyo po kami sa ating pong morning devotion. At sa darating din po na bukas sa mga susunod pang mga araw, patuloy lamang na antabayanan po natin yung ating pong mga gawain. Tayo po ay patuloy na makinig, tayo po ay patuloy na manood, tayo po ay patuloy na ma-empower ng mga salita ng ating Panginoon. Dahil mas kailangan natin ngayon ng salita ng Diyos, mas kailangan po natin ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Maraming maraming salamat po at patuloy na sa araw po na ito, paranasan po ninyo ang kagalakan, ang kapayapaan, ang kalakasan, pag-iingat ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po, pagpalain po kayo ng ating Diyos.